Hello guys, what's up, Kuya Wilson here again. Guys, kahapon napasyal ako dun sa isang mall dito sa Calgary kasi merong isang Filipino event dun sa Harrison Mall dito sa Calgary, Alberta, Canada. And then, may nakausap akong mga mag-asawa na isang mortgage broker or mortgage specialist at saka isang real estate. So, mag-asawa sila guys. So, tinanong ko kung ano ba yung mga advantage or disadvantage kung bibili ka ng bahay dito sa Canada. Kasi tayong mga Pilipino, no, kahit sa bansa, kahit sa Pilipinas o sa abroad, pangarap talaga natin, number one, magkaroon ng sariling bahay. Pero, mayroon ding ibang Pilipino na nandito sa Canada na ayaw nilang bumili ng bahay dahil mayroon daw disadvantage. So, pakinggan natin ang information, explanation about the disadvantage and the advantages kung bibili ka ng bahay dito sa Canada. So you are asking about advantages and disadvantages of owning a house. So, ang nakikita ko lang kasi talaga, kung makakakuha ka ng sarili mong property, ang advantage niya, nagka-create ka na ng equity para dun sa property na nakuha mo. Kung ikaw nagre-renta lang, outright expense monthly ang ibinabayad mo dun sa landlord. Hindi mo na mababawi yan kailanman. Kasi magbayad ka ngayon ng 1,500. For example, next month 1,500. Outright expense yan. Whereas, kung ikaw kukuha ka ng property, okay, magbabayad ka ng property tax, magbabayad ka ng insurance, pero in the future, gusto mong ibenta ang property mo, the value of the property na kinuha mo ngayon could be higher in the future. So, yung whatever na ibinayad mo dyan, po pwedeng mabalik sa iyo. There is an increase in the value of the property. Alam naman natin, pag ang investment mo sa real estate, may lugi ba dyan? Iyon lang yung magiging tanong mo. Kasi, lalo na ngayon sa market, di ba, pataas yung real estate? Up and down din naman yan ngayon. Pero po pwede mo siya ibenta kung sa tingin mo, maganda ang value ng property ko ngayon. I see. Yung parang doon ka na kumikita sa kung ibenta mo na. Kasi, imagine, every month, nagbabayad ka ng mortgage. Every month, there is a corresponding decrease do sa mortgage amount mo. Pababa ng pababa yung balance mo sa banko. But time will come, tataas ngayon yung value ng property. So, kunin mo yung value ng property at the time na gusto mo siyang ibenta, less yung balance mo ngayon, that's your equity. Wow. So, ano naman yung disadvantage, kumbaga? Wala. Disadvantage ng getting a house? Siguro, yung mga hindi kaya talaga na makabayad pa ng insurance, ng property tax, medyo gipit sila. Masasabi nila na disadvantage yon. Kasi, yung cash flow nila, liliit. Kaya nga, bago tayo kumuha ng property, may pre-approval tayo kasi kinocompute na yan kung magkano ba ang kakayahan mo based doon sa current condition mo, financial situation mo. Just disadvantages of owning a property, sa aking opinion, depende doon sa need at plan nung kliyente. Kasi meron kasing mga kababayan natin nagsasabi na, magbabayad pa ako ng insurance, magbabayad pa ako ng mortgage default insurance, magbabayad pa ako ng real estate tax. Sinasabi nila na hindi naman ako dito magtatagal, babalik din ako sa Pilipinas. Bakit pa ako bibili ng bahay? 'Di ba? Tapos yung iba naman na sinasabi ko na advantage, kahit saan ka pumunta, halos lahat ng mga mayayaman na tao laging may investment yan sa real estate properties. Tama. Ano yan? Lagi yon. Hindi mo may iiwan ang real estate properties because they know it's a very good investment. Yun ang ano. Kasi kung sinasabi ng ilan nating mga kababayan na ayaw nilang bumili ng bahay, kasi sa ganang akin, isa sa pinakamalayang pagkilos sa isang pamamahay
kung ipag-aari mo yung bahay na yon, di ba? Yes. Sa pag hindi mo aari ang property mo, yung kilos mo restricted. At saka especially sa mga Pinoy, tayo lagi tayong nangangarap. Lagi tayong may pangarap, di ba? At ang isa sa mga pangarap natin, magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Bahay, okay. Yun ang isang achievement ng kahit sinong kababayan na. Kapag nagre-rent ka lang, maraming mga bawal. Let's say, ito, hindi mo makikita na pwedeng may mga bahay na hindi pwedeng maglagay ng mga frame, mga pakok-pako. Yes. Kasi mga, masisira yung bahay. Masisira yung kulay. Kung gusto mo ng ibang kulay, hindi pwede. Ito, yes. Guys, tanongin, kung ano yung ibigay na magandang advice nila sa mga kapwa nating Filipino na nangangarap magkaroon ng bahay dito sa Canada? Anong magandang steps or preparation? Okay. Sa ang number one kasi para ka makabili ng bahay is financing. Kinakailangan natin ay magkaroon ng magandang credit report sa credit bureau. Mm-hmm. Paano natin magagawa yung credit report, magandang credit report sa credit bureau? Mm-hmm. O kinakailangan gumamit kayo ng broker. Kasi i-guide namin kayo paano tataas yung inyong credit score. Mm-hmm. Papaano maiiwasan yung masyadong pag-utang. Mm-hmm. Kasi nakaka-apekto yun sa pag-a-apply ng mortgage. Mm-hmm. So, yun yung ano. Dito sa Canada, no credit is as bad as bad credit. Walang magpapautang. Kinakailangan maganda yung credit mo. That's number one. Mm-hmm. Para makautang. Para makautang. Mm-hmm. Of course, dapat meron kang source of income. Pangbayad. Meron kang business. Mm-hmm. At least 2 years na yung business mo. Tapos, regular and permanent ka sa trabaho mo. Mm-hmm. Pag yun, nakuha mo, mayroong maganda kang credit, may good income ka, wala kang masyadong malalaking utang, basically, madali ma-approve pag ganun. So, kumbaga, in short, kung kuha ka ng bahay, dalawang puntahan mong tao, mortgage at saka yung realtor. Kasi ang mortgage ang nagpa-process sa application for approval, ang realtor ang nagpa-process sa pagkuha ng bahay talaga. Magbibigay ng mga information. Hindi pwede ang mortgage broker. No, kasi ang license niya hanggang financing. Financing lang. So mayroon pala siyang mga... Ang license naman namin, i-guide ang mga client makakuha ng bahay. Okay. Yun pala ang kaibahan. So magkano yung average down payment sa bahay ngayon? Sa down payment talagang 5%. 5% minimum down payment pag kukuha ka ng bahay. Yung may nagsasabi diyan na zero down, it's a catch. Kasi yung iba, mayroong mga lender na kaya zero down, wala kang lalabas na pera sa bulsa mo, pero uutangin mo yung down payment. Eh, mayroong mga lenders na nagpapautang para doon sa down payment. Okay. Yun ang totoo dyan. Okay, so salamat sa information, no, about first time buyer dito sa Canada, no? So kung mayroon kayong mga planong bumili ng bahay dito sa Calgary, is it Calgary only or Alberta? The whole Alberta. So, Alberta. Paki-invite sa mga kapwa nating Filipino kung gusto nila ng assistance. Hello, mga kabayan. Just in case kailangan nyo ang service ko as realtor, andito lang ako sa unit F32A dito sa New Horizon Mall, or you can call me at 403-606-0098. I will help you. Anong oras ka magbukas dito? 11 hanggang 6. 11 to 6. Monday to Saturday. Or sometimes Sunday, nandito rin kami. Mm-mm. So, just want to let you know, pag kayo kukuha ng bahay sa amin, it's free. Kasi ang nagbabayad sa amin yung seller sa brokerage. Mm-hmm. But kung ikaw magbebenta naman, we will discuss it kung magkano ang magiging fee. Kasi kaming mga realtor, under the umbrella kami ng mga brokerage. Mm-hmm. So whatever siguro yung mapag-usapan natin na fee, iyon naman yung isasubmit ko sa broker ko para malaman nyo kung magkano babayaran sa amin. Sa mga magbebenta lang yon. Pero sa mga bibili, free. Okay. May pakapi pa. And this is Jose Ariel Alibio. Ang pwesto namin dito sa New Horizon Mall, ang pangalan ay
Aurora Alipio Real Estate Professionals. Sa for your information, kung meron kayong pangangailangan sa mortgage financing, andito lang ako. I will work for you to the best of your interest. At gusto ko ring ipaalam sa inyo na I am also licensed as insurance advisor. So kung meron kayong mga tanong, kung meron kayong needs sa about all about insurance, I can also help you. And I can also guide you. Oh. Yun lang po. Maraming pong salamat. Okay, maraming salamat sa magandang information yun sa lahat, no? So ito yung mga ano nila guys, no? Ito yung mga tawag nito. Ay, certification para yan. Ano tong mga certification license? Because we have to renew every year. Every year. Pero ito as certified condominium specialist, hindi kasi lahat ng realtor considered as certified condominium specialist. Wow. So, for